ako. Ibang look na naman tong kasama ko. Sino ito? Araya, si Kenneth to. Gwapo! Kenneth na to. Opo, Kenneth talaga. Okay, nasan tayong lugar? Nandito po tayo sa posting, inaakil ko dati siya. Dito po yung dati kong tinitirahan, actually. Dalawa kasi yun, isa sa Santa Mesa, doon ako lumaki. So, eto naman yung parang dito na kami, mga late 80s, mga nene days ko. My nene days. So, ito mismo, yung papasok, pwede ba natin pasukin? Baka, I'm sure, iba na nakatira. Hello, dyan. Hello po, tao po. Hello, good morning. Ano, kilala mo pa siya? Opo. Kamusta ka? Ang laki-laki mo na, baby. Kamusta? Si Ms. Reyes, baby, kamusta? Ano ba, totoo ba? Magkakilala ba kayo? Hindi, parang tinawag, tinex ko lang po siya. Pero mabait na po siya. Ms. Baby, pwede ko ba kami makituloy? Ayan. Ako, thank you. Pasensya na. Dito sa kusinang ito raw madalas matagpuan si Tetay noong kabataan niya. Bakit madalas ka ba nandito? Ikaw ang taga-hugas. Oo, kasi po mas gusto kong maghugas kaysa mag-plancha or Tapos dito ka tatawagin. Yes. Siyempre, ganun ba makalito, ganyan ba. So parang ang taas, ngayon parang obex. Ay, talaga? Wait lang, mga ganun. Nanay baby ha, ikutin na namin 'to. Yes, Miss Baby, and we're coming. Ayan. So ito matagal na namang may steps to, no? Opo. Alright. Pero parang bago kasi dati parang lubid lang yata. Eh, charo. Sa isang brewing company nagtatrabaho noon ang ama ni Tetay. At housewife naman ang kanyang ina. Bata pa lang daw siya nang maghiwalay ang mga ito. Was it explained sa inyo? Alam mong, o nalaman mo nagpaalam ba si daddy sa inyo? Kinausap kayo isa-isa? Alam ko nag-usap siya ng mami. Pero I didn't know kung maganda yung kinalabasan ng pag-usap nila. But when, before he died, he wanted to talk to my mom. Okay. He wanted to, you know, siguro, mag-ayos sila before bumiyahe siya. Oo. So, we went to his house in Santa Rosa. So, nag-usap sila ng mami ko. Gusto ko malaman kung, okay, si mami, si daddy nag-usap, pero siya ba may effort na, let's say, sa'yo, personally na, anak, aalis ako. Ah, wala. But, walang ganon. Dahil sa nangyari, lumaki si Tetay at ang walo pa niyang mga kapatid sa piling ng kanilang nanay at lola. Anong naging trabaho ni mami noon para matugunan yung mga pangangailangan niyo? Ultimo pagbibenta ng paputo. Talaga. Natutulog kami sa ilalim ng mga trumpilyo, mga kahon-kahon ng trumpilyo. Talaga. Mga ganun marami. Basta kung sino yung nakatapos na mag-aral na, kapag work na. Tutulong. Tutulong yun. So, parang ganun. Yung kawalan ni daddy, na, hindi mo hinanap growing up? Hindi na napunan ni nanay ba yun? Siguro yung iba hindi. Pero, I mean, I know naman she tried her very best. Mm-hmm. You know, syempre, di ba, ang hirap na ni nanay, tatay, kasi ang dami mong anak. So, parang, kulang, pero alam ko naman na pinilit naman na nagawa ng paraan. So,